Naging matunog na naman ang pangalan ni Michael Jordan sa documentary niya na The Last Dance. Pero gusto ko rin lang malaman ang mga nagawa nito sa kanyang basketball career, kaya gumawa tayo ng mga pagsasaliksik sa iba't ibang libro, magazines at maging dito sa internet para makuha ang pinakasaktong detalye tungkol dito. Umpisahan natin sa kanyang kapanganakan at ang petsa nito ay noong February 17, 1963. Isa itong professional basketball player kung saan dito nagsimula ang lahat ng kanyang mga naipon at naipon bago nito pinasok ang pagiging isang businessman at pati na rin ang pagiging isang aktor. Si Michael Jordan ay ipinanganak sa Brooklyn, New York at lumaki naman sa Wilmington, North Carolina. Sa murang edad nito ay naging competitive na ito at gusto niyang manalo sa kahit na anong laro. Nag-enroll si Michael Jordan sa University of North Carolina sa Chapel Hill at sa taong 1981 at hindi kalaunan ay naging isa itong key player ng team nila. Nakuha nila ang NCAA Division 1 Championship noong 1982 at si Michael Jordan ang nakascore ng final basket na kinakailangan para manalo sila laban sa Georgetown University. Siya rin ang naging NCAA College Player of the Year noong 1983 at 1984. At ito naman ang mga remarkable na parangal na nakuha niya sa kanyang paglalaro sa college. Iniwan ni Michael Jordan ang kanyang college junior year para sumali sa NBA noong 1984 at noong 1985 ay natapos niya ang bachelor's degree nito sa geography habang patuloy na naglalaro sa NBA. Kaya pwede rin na mag-aral si Jalen Green habang naglalaro ng basketball. Tingnan na natin ang mga tumatak na nagawa ni Michael Jordan sa larangan ng basketball at sa NBA. Dahil isa rin itong miyembro ng National Basketball Team ng USA. Si Michael Jordan ay ang third overall pick noong 1984 at ang first pick noon ay itong si Hakeem Olajuwon na kinuha ng Houston Rockets. Habang ang pangalawa naman ay itong si Sam Bowie na napunta naman sa Portland Trail Blazers at ang pangatlo ay itong si Michael Jordan na kinuha naman ng Chicago Bulls. Sa kanyang rookie year ay nakagawa na ito ng 28.2 average points per game at nakuha niya ang Rookie of the Year Award at napabilang pa ito sa All-Star Game sa unang sabak pa lamang niya sa NBA. Sa second season naman ng kanyang basketball career ay naging madalas ang mga injury nitong si Michael Jordan at ito na ang pinaka malalang taon o season ng NBA para sa kanya. Pero noong nasa third season na ito ng kanyang basketball career sa 1986 to 1987 NBA season ay nakagawa ito ng record kung saan silang dalawa lang ni Will Chamberlain ang nakalampas sa mahigit 3,000 points sa isang season lamang. At hanggang sa ngayon ay silang dalawa lamang ang may ganitong record sa NBA. Habang si Will Chamberlain naman ay nag-iisa sa tuktok na nakagawa ng mahigit 4,000 points sa isang NBA season lamang. Sa late 1980s ay unti-unting lumalakas ang Chicago Bulls at sa taong 1991 ay nagawa nilang talunin ang Los Angeles Lakers. At ito ang unang championship na nakuha ni Michael Jordan. At siya rin ang naging finals MVP sa taong ito at ang coach nila ay si Phil Jackson kung saan kilala rin ito dahil sa triangle offense. Sa taong 1992 naman ay pasok ulit ang Chicago Bulls sa NBA Finals at ang nakatapat naman nila ay ang Portland Trail Blazers at nagugi ang Chicago Bulls sa score na 4-2 sa best of 7 series at ang naging finals MVP ulit ay itong si Michael Jordan. Sa taong 1993 naman ay ang Phoenix Suns ang nakalaban nila sa NBA Finals at tinapos nila ang best of 7 series sa score na 4-2 ulit. Ang finals MVP sa taong ito ay si Michael Jordan na naman. Nagretiro si Michael Jordan sa paglalaro ng basketball noong 1994 at sinubukan niyang maglaro sa ibang sports at ito ay ang baseball. Tapos bumalik ulit sa paglalaro ng basketball noong 1995 at sa taong 1996 ay nakapasok ulit sila sa NBA Finals. At ang nakalaban nila ay ang Seattle Sonics at tinalo nila ang mga ito sa best of 7 series sa score na 4-2. At siya pa rin ang naging finals MVP dito. Noong 1997 ay sila pa rin ang nag-champion sa NBA at ang nakaharap nila ay ang team ng Utah Jazz at nanalo ulit sila sa score na 4-2 best of 7 series. Pagdating ng 1998 ay ang Utah Jazz ulit ang kanilang nakaharap sa NBA Finals pero sa kasamaang palad ay talagang walang nagawa ang mga ito laban sa Chicago Bulls sa panguna pa rin ni Michael Jordan. At dyan nang galing ang lahat ng championship rings ni Michael Jordan. Tignan rin natin ang mga iba pang remarkable na awards na nakuha naman ito sa paglalaro ng basketball. Naging 5 times most valuable player ito ng buong season ng NBA sa taong 1988,
1991, 1992, 1996 at 1998. Mas mabigat rin ang parangal na ito dahil kinikilala kang pinakamagaling sa buong season ng NBA. At maganda rin kung ikaw na ang MVP ng buong season tapos ikaw pa ang magiging Finals MVP. Hindi si Michael Jordan ang naging MVP ng buong season ng NBA noong 1993 at ito ay si Charles Barkley ng Phoenix Suns. At noong 1997 naman ay hindi rin si Michael Jordan ang naging MVP ng buong season sa NBA at ang nakakuha naman nito ay si Karl Malone ng Utah Jazz. Kung nagawa lang ni Michael Jordan na maging season MVP noong 1993 at 1997 tapos siya ang Finals MVP ay masasabi ko na wala nang katulad pa itong player sa NBA dahil ang record sana nito ay 2x 3-peat, 6x na parehong Finals MVP at season MVP. Kung saan nakakuha siya ng 6 na kampyonato sa 6 na subok lamang. Kumbaga 6 out of 6 kung titignan natin ang record nito sa NBA Finals. Pagdating naman sa naging halimaw sa isang season ay may isang pangalan lamang na naging dominante sa record na ito. Kung saan ang pinakamalaking na italang score nito sa isang season lamang ay 4,029 points. At ito ay si Wilt Chamberlain. At nag-iisa lamang siya sa 4,000 record mark kung saan sinubukan ni Michael Jordan na abutin ito pero ang kinaya lamang niya ay 3,041 points at kung kukunin mo sa 3,000 and above mark ay silang dalawa lamang ang nakagawa nito sa buong history ng NBA ang makaabot sa 3,000 mark score sa isang season lamang. Pagdating naman sa NBA accomplishments ay mas malayong lamang itong si Michael Jordan dahil halos lahat ng parangal na pwedeng ibigay sa isang basketball player ay nakuha na niya at nakuha niya ito ng paulit-ulit. Ang mga naging jersey numbers naman ito ay number 23, number 12 at number 45 pero mas nakilala ang jersey number 23 dahil ito ang mas tumatak sa mga fans na ginamit niyang numero at ito rin ang rinitirong numero ng Chicago Bulls maging ang Miami Heat kahit na hindi ito naglaro sa team ng Miami Heat. Naging makulay ang buhay ni Michael Jordan sa larangan ng basketball at naging inspirasyon rin siya ng maraming tao dahil noong nasa sophomore pa lamang ito o second year high school ay hindi ito nakapasok sa kanilang varsity team dahil kulang ito sa height at 5'11 lamang siya noon. Para sa ating mga Pilipino ay matangkad na ito pero sa US kung saan natural na sa kanila ang pagiging matangkad ay maliit ito para sa kanila. Pero hindi siya tumigil sa paglalaro ng basketball pagkos mas lalo pa itong nagsanay hanggang sa makuha siya sa kanilang high school varsity team. Marami pa itong mga istoryang nakatago pero pinili na lamang natin yung mga ilan sa mga ito dahil sobrang haba kapag kinuha nating lahat. Ito po ang WZone at huwag ninyong kalimutang click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa basketball.